air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your Gem in your Tarot reader. So air sign, alam natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung panood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign. You have the High Priestess energy. Six of Pentacles, an Earth sign. Possible na connected ka with an Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. And you have the Two of Wands, a Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. So Earth sign, I mean Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius with a Six of Pentacles. It feels like there is some kind of a justice. Okay? Ibig sabihin yan, maaari or posible na makamit mo yung hustisya na nararapat sa sitwasyon mo. Justice will be served in your favor. There's a fairness, there's a balance. This is a karma. Kung ano yung ginawa mo, sa kapwa mo, yun ang babalik sa'yo. Okay? Also, ang iba sa inyo, posibleng this is some kind of energy na you are sharing your blessings to others. Okay? You have here the High Priestess. Very strong ang energy. Maaring iba sa inyo, nanonood ng mga tarot readings para makakuha ng guidance and advice. The High Priestess, mataas ang level ng iyong intuition, ang kutob mo, ang gut feeling mo. At the same time, ikaw yung tipo ng taong hindi masyadong showy sa iyong feelings or nararamdaman sa iba. Kumbaga, tinatago mo lang ito sa sarili mo. You also have the Two of Wands, a Fire sign, pursuing your passion, pursuing your goal. There is something na para bang you really want to pursue, gusto mong gawin, gusto mong simulan or umpisahan. Let us clarify. Maaari rin ang iba sa inyo connected with someone na nasa ibang bansa. Or possible ang iba sa inyo Earth sign, I mean Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, nasa abroad. Or possible na ikaw ay OFW. Maaari rin very strong ang energy ng Earth sign, kaya kanina ko pa siya nababanggit. Posibleng Taurus, Virgo, and Capricorn ang connected sa iyo, Air sign. So give me the Six of Pentacles for Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have the Three of Pentacles, an Earth sign again. Strong Earth sign. And the Five of Swords, an Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. So Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, you have here Six of Pentacles. Maaaring ang iba sa inyo, possible na nagkakaroon ka ng problema sa katrabaho mo. Maaaring this is a work-related. Hindi kayo magkasundo with the Five of Swords. Nagkakaroon kayo ng conflict, disagreement. Maaari yung iba sa inyo nag-a-apply for promotion at may mga taong hindi sang-ayon or kumbaga hindi believe sa'yo, or it's Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ang iba naman, maaaring this is some kind of a relationship situation. Posibleng may third party, kasama niya sa trabaho yung third party, or posibleng ikaw yung may third party, Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, kaya madalas na kayong magkaroon ng problema ng person mo. But you have the Six of Pentacles, Justice, Karma. Kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa sitwasyon mo, Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, kung nagkakaproblema ka man, conflict, meron kang hindi makasundo, always remember there's a justice, may karma. So kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yan ang babalik sa'yo. Kung merong third party ng person mo, hayaan mo sila. Huwag mong istresin ang sarili mo. Ang iba sa inyo, Air sign, mag-focus na lang na tumulong sa ibang tao, sa kapwa mo, Air sign.
Okay, air sign Gemini, Libra, and Aquarius. Ang importante dito ay alam mo kung paano gumawa or tumulong sa iba, gumawa ng tama sa kapwa. Huwag kang manglamang or mangagrabyado. Kung ikaw ay nag-a-apply for a promotion, hayaan mo yung mga taong nang li-let down sa'yo. Gawin mo lang kung ano yung alam mong tama, air sign, at kung talagang deserve mo itong ina-applyan mo, ibibigay yan para sa'yo. Makikita at makikita nila yung potential mo nang hindi ka gumagawa ng masama, air sign. Okay? Always remember that. There's a karma, justice in our energy. So resonate as it is kung ano man yung pinagdadaanan mo, particular man yan sa trabaho or sa relationship mo. Give me the High Priestess for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me the High Priestess for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. You have the Seven of Swords, an air sign. And the Three of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. So I'm really getting here para sa ibang air sign. Maaring this is relationship. Pangalawang beses nang lumabas yung 3 energy. 3 and 3. Third party. Okay, nagkaroon ng iba. 7 of Swords. Cheating. Posible rin na related ito sa trabaho mo. Kumbaga, pinagkakaisahan ka nila. Malakas yung kutob mo, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho or mismong mga kaibigan mo. So there's something wrong. There's a negative energy in your situation, kaya malakas yung gut feeling mo na meron talagang hindi maganda, na may gumagawa ng masama. Seven of Swords, cheating, betrayal, scammer, manluloko, sinungaling, magnanakaw, resonate as it is. Kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan mo, posibleng isa ito sa dahilan. Kaya may nagpapahirap sa sitwasyon mo. Three of Cups, maaaring marami sila, 'di ba? Marami silang gumagawa ng hindi maganda. Kung ito ay particular sa trabaho na ina-applyan mo for promotion, air sign, maaaring meron na silang napili at pinagkakaisahan kanila. O kung ito naman ay relationship, third party, maaaring dahil mahilig lumabas or makiparty yung person mo, ngayon nakahanap siya ng iba. But with the High Priestess energy, huwag mong i-level yung sarili mo sa mga taong ito. Kung alam mo na gumagawa sila ng hindi maganda, huwag mong i-level yung sarili mo. Huwag mo silang patulan, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Lagi mong tandaan, there's a karma in this energy. Hayaan mo sila. Mag-focus ka na lang sa kung ano yung magbibigay ng improvement sa buhay mo, as long as gumagawa ka ng tama, wala ka natatapakan or nasasaktan na iba, yun ang gawin mong priority. So give me the Two of Wands for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. I'm also getting here, air sign, maring connected ka with someone na may pagkasipsip. Alam mo yun? Yung para bang, kumbaga, sunod-sunuran, para lang siya yung matanggap, siya yung makuha, siya yung ma-promote. Okay, yun, sip-sip na energy. Give me the Two of Wands for air sign. You have the Fool. The Fool energy and the Nine of Wands, a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ang iba sa inyo, pursuing your passion, pursuing your goal, pero nahihirapan ka. Diba? Very challenging ang sitwasyon mo, air sign. Ang daming balakid, burden. Kailangan mong makayanang malagpasan yan. Huwag kang magpa-apekto sa kanila. Huwag kang magpadala. Just take a leap of faith na kung ito ay para sa'yo, ibibigay ito yan ng universe kahit gaano pa kadaming humadlang sa mga plano mo, sa nais mo, air sign. Makakamit mo rin yung justice na nararapat para sa'yo as long as gumagawa ka ng tama. Okay, and you are avoiding negative situation in your life. May mga tao sa paligid mo na gumagawa ng hindi maganda or masama ang intention nila. Huwag kang makisama. Huwag mong gantihan. Do not make a revenge. Hayaan mo na yung justice.
Okay? Just take a leap of faith. Just go with the flow, air sign. I-prioritize mo yung mga bagay na importante para sa'yo. Kung ano talagang nagmamatter para sa'yo, hayaan mo yung mga tao sa paligid mo. Just let it go. The full energy, take a leap of faith, air sign. So let us get some clarification, energy, guidance, and advice para sa yung energy, air sign. Give me more clarification for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, so air sign you have here, the Six of Cups, a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, and the Chariot energy, this is a strong Cancer. Ang iba sa inyo, maaaring involved with someone from your past. Posibleng may magbabalik mula sa iyong nakaraan, your ex, your past person, your childhood friend, o kung sino man itong energy na ito. Resonate as it is, posibleng water sign siya, Cancer, Scorpio, and Pisces, and a strong Cancer possibly. But the Chariot energy may paparating. There's an action. It feels like there is someone from your past na hihingi ng sorry. Para bang gusto niyang maitama ang pagkakamali, maiayos yung problema nyo. Possible na meron kayong nakaraan na hindi naging maganda sa sitwasyon. Give me more energy, clarification for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Maari rin na Six of Cups, yung magbabalik sa buhay mo is someone na alam mo yung nang lamang or nang agrabyado sa'yo, air sign. Posibleng gusto niyang maitama yung mga pagkakamali niya kasi nararanasan niya na yung karma sa buhay niya. Kaya siguro siya ay nagbabalik para maitama ang pagkakamali. Let us see. Let us get more clarification. Okay. You have here air sign, Queen of Wands, a four sign, Aries, Leo, Sagittarius, and the Two of Pentacles, Sun, Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Gaya ng sabi natin kanina yung energy mo, you have the Seven of Swords. Cheating, betrayal, posibleng pinagsabay kayo. Okay? Yung taong manluloko. Pinagsabay kayo, kaya may na-compromise sa sitwasyon. Malakas ang intuition mo with the High Priestess. Ibig sabihin ito, air sign. Ang lakas ng kutob mo, pakiramdam mo na there's something wrong sa connection mo with other people. Posible rin na you are connected with someone na alam mo yung mapagbalat kayo. Iba yung sinasabi niya sa iba at iba rin yung sinasabi niya sa iyo. So para bang pinagsasabay? Kahit hindi kayo magkarelasyon, pero there is some kind of energy na, yun nga, sip-sip, something like that. But you have the Queen of Wands. It really feels air sign that this is your energy. Very strong ang personality mo. Kahit na may mga taong gumagawa ng hindi maganda sa'yo, hindi ka nagpapa-apekto or nagpapadala. Kasi you know your worth, you know what you deserve. You value yourself, air sign. Kaya siguro, makakayanan mo talagang makaget over sa mga problema na ito. Kasi ang nakikita ko sa energy mo, air sign, Nine of Wands. Matatag ka pa rin eh. Kahit na may mga problema na pinagdadaanan, you have the Queen of Wands. Very strong and confident ka pa rin sa sarili mo. Hindi ka nagpapa-apekto or nagpapadala sa sitwasyon na ito. Let us get more clarification for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign, you have here the Eight of Swords and air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and the Ten of Swords and air sign. Ibig sabihin yan, may mga pinagdaanan ka mang rocky road or very challenging na sitwasyon sa buhay mo, sa career mo, sa relationship mo. Para bang with the Ten of Swords, endings that will bring new beginnings. You are ending this connection, this situation.
pagod ka ng masaktan or mahirapan pa, kaya kaya mong mag-let go or mag-move on. You are totally ready to move on, air sign. Kaya nga you have the full energy. You are just taking a leap of faith. Ayaw mo nang masaktan or mahirapan pa, kaya maaring nag-let go ka na sa magulong sitwasyon na ito. So let us see, Angel Guide, give me some message, guidance, and advice for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign you have here. If you believe, you just have to trust the process, air sign. Nothing is impossible. Peaceful resolution, forgiveness. Ibig sabihin yan, kung meron mang hihingi ng sorry or forgiveness, huwag mong ipagkait, air sign. Yun ay kung ready ka na to forgive. Forgive and forget. Okay? Para magkaroon ka ng peace of mind, maalis yung stress sa buhay mo. It's up to you. Nasa sa'yo pa rin naman, air sign. Nasa sa'yo yung decision kung ready ka na to forgive. And there's a romantic energy para sa ibang air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Maaari rin there is someone from your past na magbabalik to request a second chance. Okay? And remain positive as always. Think positive. Para good vibes lang yung ma-attract mo sa energy. Alisin yung stress, lalo na yung mga toxic situation or mga toxic na pag-uugali ng ibang tao. Huwag mong idama yung sarili mo sa ganong sitwasyon. So resonate as it is, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.